ang huling part ng ating kwento. Sa araw habang nagluluto kasi naiinis kang nilalakad ko si Belinda sa iba. Kaya rin pala tinatanong mo kung sinong mas gwapo sa inyo ni Sade. Hindi napigilan ni Belinda na matawa ng maalala iyon. Pati ang gaiba natawa na rin. Huwag mo akong simulan at baka malate ko lang ang mukhang paamong kaibigan. You know what? Parang panaginip pa rin yung nalaman ko kagabi, pero dahil kayo ang bumungad ng umaga, it's not really a dream, sabi ni Valerie habang humihigop ng kape. Sumang-ayon naman ang iba, napuno ng asaran ang paligid, and Belinda couldn't help but feel happy. Puntahan ko lang si Davia, baka gising na, bulong ni Belinda kay Van nang makita ang oras. Tumango si Van, pero nang tumayo si Belinda, tumayo rin siya. Napatingin si Belinda kay Van nang sumabay ito sa kanya. Pwede ka namang manatili doon, sabi ni Belinda, but Van held Belinda's hand and intertwined their fingers. I also want to see our daughter and say good morning first, Van said, kissing Belinda's hand. Nakagat ni Belinda ang labi para pigilan ang ngiti. She never expected to be this happy. She never expected na pwede pa pala. Pwede pa palang maayos. Napasarap ang tulog niya, Belinda said pagbukas ng pinto at pagkakita kay Davia na tulog pa. Belinda looked at Van nang isara niya ang pinto. Hintayin ko na siyang magising. If you want, samahan mo muna sila. Hindi natuloy ni Belinda ang sasabihin nang agad siyang hinalikan ni Van. Belinda was shocked, but she put her hand on Van's nape to return the kiss. At first, it was a gentle kiss, pero kalaunan naging mas mapusuka yun. Masyadong nakatuon si Belinda sa halikan nila ni Van, kaya hindi niya napansin na nakapasok na pala sila sa bathroom. Napagtanto lang ni Belinda nang buhatin siya ni Van at paupuin sa sink habang ang mga kamay ni Van ay abala na sa loob ng kanyang damit. Halos mawala sa katinuan si Belinda habang iniisip kung nasaan sila at kung saan haantong ang halikan nilang iyon. Napatingala si Belinda nang bumaba ang labi ni Van papunta sa ilig niya. She bit her lip while her eyes were closed, hinahayaang damhan ang bawat halik ni Van sa leeg niya, kissing every part of it, na parabang isa itong paboritong pagkain na walang kasawaan niyang kakain dyan. Ilang sandali lang ay bahagyang lumayo si Van para tignan si Belinda, pero bumalik agad ang labi niya sa leeg ni Belinda dahil sa hindi na niya kayang pigilan ang emosyon niya. His hand started lifting Belinda's clothes hanggang umabot sa dibdib niya, kaya tuluyan ang nagkaroon ng access si Van. Madaling natanggal ni Van ang lock ng bra ni Belinda, kaya tuluyan itong nahulog sa kondangan ni Belinda. Van Belinda bit her lip, nipple iod pa nga siya nang maramdaman niya ang labi ni Van sa nipple niya. Napahawak siya sa ulo ni Van para kumuha ng lakas, hindi mapigilan ang sarili ang mas lalong mapadaing. Ramdam na ni Belinda ang init at sensasyon sa kanyang katawan, at sa puntong ito, she wanted it. Nang magkaroon ng pagkakataon si Belinda, she was the one who removed her shirt, making her upper body fully exposed. Natigilan pa si Van sa ginawa ni Belinda at napatingala sa kanya. Napapikit si Belinda, takot na makita ni Van kung gaano siya nawawala na sa sarili niya. But then, naimulat niya ang mga mata, nang mapansin ang paglayo ni Van. When she looked, he was already removing his t-shirt. Pagkatanggal, walang kahirap-hirap na ibinaba ni Van si Belinda mula sa pagkakaupo at isinandal siya sa pader. He reached for the faucet and opened the shower, making them both wet. Napakagat si Belinda sa labi at tumangala kay Van. Kahit na parehas na nabasa ay hindi naalis ang init sa kanilang katawan, mas umubra pa nga ang sensasyon na nararamdaman lalo na dahil sa nakikita nila ang isa't isa na basa. Van was now looking at her as if wala na siyang ibang gustong tignan kundi siya. Only her. Always Belinda. Always her. I miss you. I do, baby, Van said with his deep, baritone voice. I miss you too, mahinang sabi ni Belinda, halos mapaluha dahil sa saya. We can be together tea this time, right? She asked with a hoarse voice. Hinawakan ni Van ang baba ni Belinda at dinala ang labi niya sa labi nito, but it was just a soft kiss before he spoke again. You don't need to ask that, because we really will. This time, I'll make sure of it. Muling hinalikan ni Van si Belinda pagkatapos niyang sabihin iyon, mas malalim at mas mapaghanap.
Hindi na gusto ni Van na mawala sa kanya si Belinda, lalo na at may anak sila. Van will do everything para making sila, para maging maayos ang lahat at para maging ama ng mabuti kay Davia. I'll make sure we're together, iyon ay kung kaya muna talagang patawarin ako sa ginawa ko. I hurt you years ago. Sinaktan kita habang dinadala mo si Sarah. Do you still want me to be your husband? Napaawang ang labi ni Belinda nang marinig ang pagbasag ng boses ni Van, at kitang-kita rin ni Belinda ang takot sa mukha niya. As if iniisip pa rin ni Van na hindi siya tatanggapin ni Belinda. Belinda smiled a little. Ang pagkakaalala ko, milyon daw ang nagastos niyo sa kasal niyo ni Zai. Kaya kung gusto mo talagang tanggapin kita ulit, prepare your billion, biro ni Belinda, though deep inside, she knew that even a simple marriage would do, basta may kasal siya kay Van ang amang kanyang anak. Van kissed her again, but this time, his face was also filled with a desire and happiness. You don't need to say that. Handa akong ubusin ang yaman ko just to have you, to be part of your life and cherish. I'll tell everyone you're Emine, that you're marrying me, ayoko nang itago ka, ayoko na. Napapikit si Van nang maalala niya na gustong gusto niyang hilahin at sabihin sa iba na sa kanya si Belinda noong nilalakad ni Johan si Belinda sa boss nito, gustong gusto niyang ipagdamot ito, pero alam niya na sa sandaling iyon, hindi niya pwedeng gawin dahil hindi naman sa kanya si Belinda, but this time, Van already want to tell everyone na walang pag-aalinlangan na sa kanya si Belinda. Napangiti si Belinda. Pwede ka na mauna sa labas, sabi ni Belinda habang sinusuklay ang buhok at nakitang nakaayos na si Van. Hindi maalis ni Belinda ang ngiti pagkatapos ng nangyar at ganoon din naman si Van. They both so happy na animoy mga high school student. Paglabas nila sa bathroom, nakatulog pa rin si Davy Arison kaya hindi mapigilan ni Van ang yakapin si Belinda ulit. Van really misses Belinda's smell na para atang kahit anong mangyar ay hindi niya iyon magagawang kalimutan. Van, pwede ka munang lumabas at samahan sila Gray sa baba, mahinahong sambit ni Belinda, pero umiling lang si Van. Gusto sanang makausap ni Belinda si Davia ngayon, kaya sana ay gusto niyang mauna si Van sa pagbaba, pero mukhang walang plano si Van na mauna sa paglabas kaya naman napapabuntong hininga na lang si Belinda habang nakatitig sa reflection nila ni Van sa salamin sa harap niya. I'd rather stay here than be with them. Aasa rin lang ako ng mga iyon at saka mas gusto ko rito, sambit ni Van na parabang bata. Nais sanang magsalita ni Belinda, pero nagulat sila nang biglang may hamampas sa gilid at paanan ni Van. Parehas nagulat si Van at Belinda. Nang tignan nila, si Davia iyon na masama ang tingin kay Van. Ang buhok nito ay magulo dahil sa pagtulog habang ang dalawang kilay ay magdudugtong na ata sa sobrang pagkunot nun. Davia si Belinda, pero agad na nagsalita si Davia, at para iyon kay Van. Don't touch my mommy, don't hug her, if you do. Umawang ang labi ni Belinda nang ilagay ni Davia ang dalawang daliri sa mata niya at tinuro rin iyon kay Van, na parang sinasabi nitong pinapanood niya si Van at lagot ito sa kanya. What the? Where did you learn that, Davia? Tanong ni Belinda, pero hinaila lang ni Davia ang kamay ni Belinda at dinala ito palayo kay Van. Mahina lang ang paghila ni Davia, pero dahil sa bumitaw na nangangatuluyan si Van ay talagang napagalaw ni Davia si Belinda sa pwesto nito at tuluyang nahila palayo kay Van. Ang tanging nagawa ni Van ay mapakamot sa ulo niya. Gusto niyang umalma, pero ang anak niya na ang nasa harap niya ay talagang natahimik lang diya at walang nasabi. Habang si Belinda ay napabuntong hininga na lang at tiningnan si Van. Iwan mo muna kami. Papaliguan ko pa siya at paglitapos lalabas din kami agad, mahinahong sambit ni Belinda. Napanguso si Van, pero tumanggo rin. Nang tuluyan ng makalabas si Van, tinaasan ni Belinda ng kilay si Davia. We already talked, Davia, paunang sambit ni Belinda, pero nagkibit-balikat lang si Davia at agad na tumakbo papunta sa bathroom, na animoy iniiwasan na pag-usapan ang bagay na iyon. Don't be like that to your dad, Davia. I know that you're still mad at him, naiintindihan ko naman, pero huwag naman ganon. You even did that gesture, sino ang nagturo sa'yo niyan? Tanong ni Belinda habang naglalakad papunta sa bathroom. Ngayon, si Davia ay sumusubok na kunin ang kanyang toothbrush, pero dahil maliit ito at hindi abot,
mabilis na lumapit si Belinda Parasya na ang kumuha. "Thank you, Mommy," sabi ni Davia nang makuha ang toothbrush at nag-iwas ng tingin. Nasukli ni Belinda ang buhok gamit ang kamay dahil sa kinikilosang anak. "Davia," mariing-ani ni Belinda, at sa puntong iyon, ginawa niya Belinda na maging seryoso. Napanguso si Davia, "Do you love him?" Biglang tanong ni Davia, na ikinatigil ni Belinda. Nawala ang seryosong ekspresyon niya at napalitan ng kaba at hindi maipaliwanag na tingin. "How about him? Does he love you? Is he willing to stay beside you and not leave us again? If he can assure me, then I will let him hold you and be close to you, but for now, no way. I hate him and I can't trust him." Kitang-kita ni Belinda ang namuong inis ni Davia nang mag-iwas ulit ito ng tingin, dahilan kung bakit napabuntong hininga si Belinda. "Can this assure you?" Dahan-daang itinaas ni Belinda ang kamay niya at pinakita ang daliri. Innocently tiningnan ni Davia ang kamay ni Belinda. Matagal itong napatitig doon at noong una ay nagkakataka pa, pero ilang sandali, tuluyan ang namilog ang labi nito. "I love your dad. Years ago, something happened between us, something na rason kung bakit kami naghiwalay, and soon you'll know everything. I know you will understand why we ended up not with him kapag dumating iyong panahon na malaman mo na iyong nangyari noon. Van is not a bad guy, he is not what you are thinking. He is your dad at gusto niyang bumawi sa'yo, pero paano siya babawi sa'yo kung ganito ang trato mo?" Natahimik si Davia. Si Belinda ay ngumiti ng kaunti at niyakap sa Davia ng mas mahigpit. Sa labas naman, halos malukot ang mukha ni Van nang makita ang kausap ng mga pinsan ni Belinda. Ayaw talaga ni Van na umalis sa kwarto, pero dahil ayaw ng anak niyang nandoon siya, umalis na lang siya, pero hindi iyon nangangahulugang wala siyang gagawin para makuha ang loob ng anak na tahimik at nagkatinginan ang mga lalaking pinsan ni Belinda nang makita si Van. Umupo lang si Van at pinaikit ang mga mata, naririnig niya ang usapan ng iba, pero hindi niya iyon pinansin. Ang gusto lang niya ay makita at makasama si Belinda kasama ang kanilang anaka, yes. Davia really likes that. Kaya nga sobrang nalilibang ako tuwing dinadala siya ni Belinda sa office, binasa ni Van ang labi nang marinig iyon mula sa boss ni Belinda. Hindi alam ni Van kung gaano ang unang pinag-uusapan nila dahil hindi iyon pumapasok sa isip niya, pero sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang sinabi nito. "She's really smart, Francisco kasi," si Yuhan na ilang beses tinignan si Van na tahimik at nakapikit habang nakasandal sa backrest na upuan. "She is also a Villarriva," liyon ang gusto ni Van na sabihin at isabat, pero nagawa niyang pigilin ang sarili. "Yeah, right, gago lang kasi yung ama ni Davia. Let's see kung makikita niya ang anak niya, makikita talaga niya kung anong sinayang niya." Sa pagkakataong ito, napaangat na ng tingin si Van sa narinig. Lahat sila Yuhan ay natahimik at iba ay napainom na lang ng sulyapan si Van. Hindi nila iyon inaasahan kaya Hammond walang nakapaglakas ng loob na magsalita. Sinulyapan ni Van ang boss ni Belinda at naisip na sanang magsalita, pero hindi niya nagawa nang marinig ang boses ni Davia na papalapit. "Good morning, everyone. Hello po sa inyo." Masayang bati ni Davia. Biglang nawala ang tensyon sa pagitan nila dahil sa masayang bati ni Davia. "Good morning, Davia. Si Sid boss ni Belinda." "Oh, hello po. Thanks again po sa binigay niyong dollhouse." Lumapit si Davia kay Sid at niyakap pa ito. "Always for you, Davia." Nakangiting ani ni Sid at saka sinulyapan si Belinda. "Good morning, Belinda." Bati ni Sid na agad namang tinugunan agad ni Belinda bago tignan si Van sa kinauupuan niyo. Tanging ginawa ni Van ay umiwas ng tingin. Tiningnan ni Van si Belinda at nakita niyang nakatingin ito sa kanya, dahilan kung bakit sinubukan niyang ngumiti, para ay pakitang ayos lang siya. "You can sit here," sabi ni Van kay Belinda dahil sa tabi niya na lang bakante. Pagkasabi niya noon, tumayo siya. Dahil alam ni Van na ayaw ni Davia na lumapit siya kay Belinda, tumayo siya para makaupo roon si Belinda. "What? You don't want to sit beside my mommy?" Nagulat at nagtatakang tinignan ni Van si Davia nang magsalita ito. Lahat ay halos napasulyap kay Davia at tahimik na tinignan, pati Sist ay tinignan si Van. Parang nahihiyang napakamot si Van. Tumitiklop talaga siya pagdating sa Davia at Belinda. "I want,
Then sit there, Uncle. Masungit na ani ni Davia at agad na lumapit kay Gray. Dahil napansin ni Belinda ang gulat ni Van, lumapit na siya at hinila pa ang kamay ni Van para maupo na lang ulit. What happened? Kanina ay ayaw niya akong lumapit sa'yo. Did you say something to her? Bulong ni Van ilang sandali bago bumalik na ang usapan. Nag-usap lang kami. Tumingin si Van kay Belinda, pagkatapos kay Davia. Sinubukan ni Van ang umiti kay Davia nang makita itong nakatingin, pero umirap lang si Davia at nag-iwas ng tingin. But she's still calling me uncle. She is still mad at me, mahinang bulong pa ni Van. But it's fine. Gagawa ako ng paraan para alisin ang galit niya sakin. Determinadong ani ni Van na ikinangiti ni Belinda. Habang si Sid naman na nakikipag-usap kay Yuhan ay hindi mapigilang mapasulyap kila Van at Belinda. Hindi siya bulag kaya naman may napapansin ito. Gusto nga niyang magtanong pero hindi niya alam kung paano. Nakita ni Van iyon. Pansin na pansin ni Van ang pagtingin ni Sid, kaya naman walang pagdadalawang isip niyang kinuha ang kamay ni Belinda at pinaglaruan iyon. Tiningnan niya ang singsing, saka sinulyapan si Sid, at walang pakundangan niyang hinalikan ang likod ng kamay ni Belinda at siniguradong nakita iyon ni Sid. I know what you are doing, bamulong si Belinda kaya naman mapungay na tinignan ni Van si Belinda. He likes you, and I just want him to see that you're mine, mahinangani ni Van, saka muling hinalikan ang kamay ni Belinda. Napaayos si Van sa pagkakaupo at namutla nang makita ang paglapit ni Davia, na may masama na namang tingin. Umiling si Miss Salves at saka ngumiti. Salamat na lang, Mr. Villarriba. I still have many things to do. And I think, I need to go, thanks for today. Umawang ang labi ni Belinda nang makita ang paglapit ng babae kay Van at nakipagkamay. It was a simple gesture, pero kay Belinda ay nag-alab na ang selos na nararamdaman niya. Hindi niya mapigilan ang sarili na magkaroon ng ganoong nararamdaman ngayon lalo na dahil ilang araw na silang hindi gaanong nag-uusap tapos ngayon ay makikita niyang nakikipagtawanan ito. Napagilid si Belinda nang maglakad ang babaeng kausap ni Van palabas. Nginitian siya ng babae and she looked so kind, pero sin Belinda ay hindi kayang magbigay ng ngiti dahil sa bigat nararamdaman niya at dahil na rin sa selos, do you need anything? Tanong ni Van habang nagsisimulang ayusin ang mga papeles sa lamesa niya. Tuldok. Sa tanong ni Van, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Belinda kung kanina ay mabigat na, mas sobra na ngayon dahil iyon pa ang naging tanong nito. Wala, sagot ni Belinda at agad na umiwas ng tingin imbes na lumapit, lumabas na lang siya at hindi na tumuloy. Mabilis siyang umalis papunta sa kwarto, at pagkapasok ay agad tumulo ang kanyang luha. She even laughed sarcastically habang pinupunasan ang luhang galing sa mata niya, oo mo naman, sambit pa nito sa sarili, pero napapikit na lang ata napaupo sa kama. She looked at her ring at saka nagpakawala ng malalim na paghinga. Belinda was scared. She was scared that Van might suddenly change his mind about them. Kaya kahit simpleng bagay lang iyon, hindi na niya napigil ang maiyak at makaramdam ng takot. Tuldok. What if this is not permanent? Paano kung biglang maisipan nito na hindi naman iyon gusto niya? Belinda looked at the door, umaasang papasok si Van at sinundan siya, pero tuluyan nang nawalan siya ng pag-asa nang wala ni Anino ni Van ang sumunod. Lumabas siya pagkatapos niyang umiyak and tried to be look so fine. Ayaw naman niyang magmakmak at ay pakitang apektado siya, pero talagang hindi niya mapigilan ang sarili. The feeling that Van might fall in love with someone else really broke Belinda's heart. Mommy, Belinda tried to smile when she saw Davia running toward her. Did something happen? Davia was really an observant kid. Napansin agad niya na may mali kay Belinda. Umiling si Belinda bilang sagot. No, I'm just tired. Inaantok kasi si Mommy, palusot ni Belinda. Napatitig si Davia kay Belinda bago tumingin sa likod niya, napasulyap tuloy si Belinda at nakita niya si Van. Napakagat siya Belinda sa labi niya nang lagpasan siya ni Van at lumapit sa mga pinsan niya. Mommy, you can stay in our room muna if you're tired, sabi na Davia habang muling tinitignan si Belinda. Binalik ni Belinda ang tingin kay Davia. She nodded. Ayaw na niyang magtagal doon dahil baka hindi na niya mapigilan ang sariling sumbatan si Van sa pinapakita at pinaparamdam nito. Gray, can you look after Davia muna?
Inaantok kasi ako, magpapahinga lang ng kaunti, sabi ni Belinda nang lapitan si Gray. Biglang nagbago ang isip niya at gusto na lang niyang manatili sa kwarto. Gray smiled at her and nodded. Of course. Kami na ang bahala sa pamangkin namin, sagot ni Gray. Hindi na sinulya pa ni Belinda si Van at agad na siyang umakyat. Belinda stayed inside the room until 5 PM when the sky was turning golden. Wala siyang lakas na bumaba, lalo na para makita si Van. She didn't know why she was feeling like this. Dahil ba sa pinasukan niya sa usapan ng ina ni Van kaya bigla itong lumamig? She felt so drained. She really didn't know. Nakahiga siya sa kama, puno ng tanong ang isip, pero napaupo siya nang biglang bumukas ang pinto ng sobrang lakas. Belinda. It was Zaira and Faye. Namumutla ang dalawa, halata ang gapanginginig. Anong nangyari? Kunot noong tanong ni Belinda at biglang nagising ang diwa niya nang makita ang dalawa. Es sila Yuhan, binubugbog si Van. Belinda, puno na siya ng dugo. Zaira was crying after saying this. Pinipigilan namin sila Yuhan, pero hindi sila nagpapapigil. Si Faye tulad ni Zaira ay umiiyak rin. Kumalabog ang dibdib ni Belinda sa narinig at halos hindi na niya alam kung paano pakakawalan ang pag-aalala at takot na nararamdaman niya. Mabilis na bumaba si Belinda mula sa kama. Ni hindi na niya naisip magsuot ng chinelas dahil sa taranta. And nasaan sila? Yutol na tanong ni Belinda. Nasa malapit sa maraming nyog sa tabing dagat. Sagot ni Faye. Mabilis siyang lumabas at sinundan siya ni na Faye at Zaira. Teka, ang bilis mo. Wait lang. Hinihingal na sabi ni Zaira, pero hindi iyon pinansin ni Belinda. Masyado na siyang kinakabahan habang iniisip ang pambubugbog kay Van. Napapikit siya nang maalala ang ginawang pagsunod ng mga pinsan niyang lalaki. Tag-iisa daw sila ng suntok, pero ngayon, binubugbog. What the hell is happening? Bi, bakit daw binubugbog? Tanong ni Belinda, pero wala siyang nakuha na sagot. She even heard the sound of a helicopter, pero hindi niya pinansin iyon. Hindi inalintana ni Belinda na nakapaa siya at halos hinihingal na, ang gusto niya ay makarating na roon. Sa paglapit doon ay kita niya ang maraming kumpulan sa paligid at talaga naman mas lalo siyang kinabahan. Excuse me po, sabi ni Belinda para makadaan sa mga kumpulan, but then. Pagkasabi niya ng tatlong salitang iyon, biglang tumabyang mga tao at binigyan siya ng sobrang luwang na daanan. Natigilan siya, hindi alam kung paano niya ihahakbang ang paa niya nang tuluyang makita si Van na may hawak na bulaklak. Walang bugbugan na nagaganap. Hindi alam ni Belinda ang gagawin nang mapagtanto niya na wala namang bugbugang nagaganap gaya ng sinabi ni Zaira at Faye. Until she felt someone tap her back. Ang bilis mo naman tumakbo, si Zaira at nang tignan ni Belinda ito ay nakangiti na silang dalawa. Doon lang kami, si Faye at agad na hinayla na si Zaira palayo. Napasulyap ulit si Belinda sa harap niya kung nasaan si Van. Nakapalibot dito ang magagandang disenyo ng mga bulaklak, at pati ang daraanan niya ay punong-puno ng mga bulaklak. It looked like a wedding aisle, ang daanan ng bride papunta sa lalaking papakasalan. Sa likod ni Van, nag-aagaw ang kulay kahel ng langit, pero napako ang tingin ni Belinda sa ere nang makita ang dalawang helicopter na sabay na lumipad. Nang tuluyan ng nasa ere, may nahulog na malaking banner, and the banner had a message, "Marry me, and be my Mrs. Villariva." Tears started flowing from Belinda's eyes nang mapagtanto kung gaano ang nangyayar. Halos manlabo ang paningin niya at nanghina ang mga tuhod niya. Napatikip si Belinda sa bibig habang binabasa ang banner, kasabay ng pagtugtog ng isang magandang kanta mula sa isang sikat na artista. Napasulyap si Belinda sa gilid niya nang maramdamang may lumapit sa kanya. It was Davia na may hawak na korona ni Bulaklak. Mommy, let me put this on your head. Sabi ni Davia, kitang-kitang saya sa mga mata nito. Napangiti si Belinda habang patuloy ang pagtulo ng luha niya. Binaba niya ang sarili ng kaunti and let Davia put the flower crown on her head. Pagkalagay, muling tumayo si Belinda ng maayos, let's go to daddy. Mommy, sabi ni Davia habang nakangiti ng sobrang laki. Hinawakan ni Davia ang kamay ni Belinda at hinayla siya papunta kay Van. Paglapit nila, binigyan ni Davia si Van ng masamang tingin. If you hurt my mommy, I will hurt you too, so don't you dare. Daddy, biglang babala ni Davia.
Hinaplos ang puso ni Belinda nang tuluyang marinig si Davian na tinawag si Van na daddy. She never expected this. She never thought that this would happen. Kanina nga, halos magmukmuk na siya sa kwarto niya, but now, something like this happened. I will love your mommy, Sarah. I will do everything not to hurt her, because hurting her means hurting myself too, sagot ni Van. Okay, then wait for her answer. Mommy, kila tita lang po ako. Isa love you. Davia ran towards her tita and tito, kasama na roon ang mga magulang ni Belinda. Belinda looked at her cousins and saw them smiling. Then she looked at her mother, who was already crying. Sa tabi nito ay ang ama ni Belinda, si Edie. Edie was so serious while looking at them. Pero ngumiti siya nang makita niyang tinignan siya ni Belinda. Kinagat ni Belinda ang labi niya, hindi alam ang gagawin sa harap ni Van. She was nervous and weak. She took a deep breath as she finally faced Van, who was now kneeling with a small box in his hand. Belinda, alam kong ang dami kong kagaguhan na ginawa sa iyo noon. Galit ako sa iyo noong una kitang nakita sa company, hindi mo pa ako kilala noon, pero binabantayan ko na ang galaw mo. I hated you because you are the daughter of the woman who ruined my family, but every day that passed when we were together, akala ko pagpapanggap pa rin ang lahat ng ginagawa ko, but I suddenly woke up to realize that I was already in love with you. Van was also now crying, eh seryoso ang mukha niya, pero tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha. Hindi ko na makalimutan yung ngiti mo. Hindi ko na makalimutan yung amoy mo. Naa-addict na ako sa mga halik mo, at sobra na akong nababaliw tuwing nandyan ka. Kapag nagagalit ka, kinakabahan ako kasi baka iwan mo ako. Kapag naman iniinis kita at naiinis ka, natutuwa ako kasi para kang anghel na nagagalit sa paningin ko. I didn't want to hurt you that time, but I ended up hurting you. I didn't even know na sa kagaguhan ko, nasaktan kita habang buntis ka. I wanted to hurt myself when I learned what happened. I'm sorry. I'm so sorry, baby. Gusto na sanang hawakan ni Belinda si Van nang bigla itong napayuko, pero hindi niya natuloy nang tuluyang binuksan ni Van ang maliit na kahon na hawak niya. Napako roon ang mata niya Belinda. It was a diamond ring, at sa unang tingin pa lang, alam ni Belinda na sobrang mahal nito. I didn't get the chance to do this years ago, but right now, I want to. Belinda Francisco, will you be my Mrs. Villareva? Van asked nervously. If you still want me to be your husband, please. Please, baby, say yes. Halos nagmamakaawa na ang boses ni Van. Nanginginig pa ang kamay ni Van habang hawak ang kahon ning sing. Pinaiyak mo ako kanina, Belinda blurted out, but she laughed through her tears nang makita ang pamumutla ni Van. That's part of the plan, baby. Yutol na ani Van, kitang-kita ang pamumutla niya. Nakagat ni Belinda ang labi at hindi agad sumagot kaya mas namutawi ang kaba sa mukha ni Van habang hinihintay ang sagot niya. Halos hindi makahinga si Belinda habang tinatitigan si Van. She closed her eyes, knowing that this wasn't necessary anymore. Being okay with Van and marrying him, kahit simple lang, would make her happy. But right now, no words could describe how happy she was. Oh, of course, I want to be your Mrs. Villareva. Gustong gusto ko, and it's one of my dreams, Belinda said, smiling through her tears. Everything seems unreal for Belinda. Pakiramdam niya nakalutang siya sa sobrang gone at saya ng nararamdaman niya. Sa ngayon, talagang wala na siyang ibang hiling pa. After what happened, may kaunting salo-salo na nangyari para I celebrate ang proposal ni Van kay Belinda. Everyone was really happy, pero para kay Belinda, kulang ang salitang, happy, sa nararamdaman niya. Aba, parang kailan lang ay inis na inis ka at tinatawag na Uncle Seven, tapos ngayon ayaw mo na kaming pansinin dahil sa pangit na yan. Magtatampo na ako, pagbibiro ni Julius habang nakatingang kay Davia. Dahil talagang kapansin-pansin ang pagiging malapit ng dalawa pagdating sa Manila. They were eating at the long table sa mismong mansyon ng mga Francisco, Belinda looked at Van and their daughter, who was now smiling habang nakaupo sa tabi ni Van at hinihiram ang phone nito. Yes, Davia is now holding Van's phone at hinahayaan lang siya ni Van sa ginagawa niya.
Tapos sabi pa niya, mas gwapo raw si tito niya Cedric, di ba? Biglang nakisabay si Yuhan sa pagbibiro, at dahil doon, napaangat ang ulo ni Davia at tinignan si Yuhan, tapos tinignan si Van, at hindi na napigilan ang mapatitig dito, sunod ay napanguso si Davia. Well, magkamukha kami ni Daddy, so I'm going to be honest. Daddy is really more handsome than Tito Sid. Sinabi ko lang iyon dahil sobrang galit ako sa iyo, biglang sagot ni Davia kay Van, at mala sa kinauupuan ni Belinda, kitang-kita niya ang mukha ni Daviana parang nahiya bigla. Inayos ni Van ang buhok ni Davia at ang takas na buhok ay nilagay sa gilid ng kanyang tenga. Hindi nakikita ni Belinda ang expression ni Van, pero alam niya at nararamdaman niya na sa pagtawag pa lang ni Davia sa kanya ng Daddy, nakalimutan na niya ang lahating iyon. I'm sorry, Daddy, maliit na boses na ani ni Davia sa kanyang ama. But really, mas gwapo ka po. Napailing at natawa na lang ang iba sa narinig na sinabi ni Davia. Isusumbong ka namin kasi, Sid, si Julius. Tito, I hate you. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo this time, my daddy is guwapo and magkamukha po kami ng kaunti. Belinda saw how Van whispered to Davia, pero dahil sa sobrang hinang bulong iyon, talagang hindi narinig ni Belinda at ng iba pa, pero kitang-kita naman nila kung paano naging maliwanag ang mukha nito. Ang naging usapan ng lahat ay tuloy-tuloy, hanggang sa mapatingin si Belinda kay Leah at sinenyas niya itong pumunta sa isang tabi. They were both eating, kaya tumayo si Belinda at sumunod kay Leah. Belinda even saw Van look at her, pero isang ngiti ni Belinda ang naging dahilan para maging relax ang expression ni Van at pumungay pa ang mata niya. Pumunta sila sa balcony, at halos yakapin ni Belinda ang sarili sa sobrang lamig ng hangin sa labas. Congrats, si Leah habang sinusubukang ngumiti. Nang harapin ni Leah si Belinda, hindi na napigilan ni Leah ang maluha dahil sa saya rin na nararamdaman niya. Leah laughed a little and wiped her tears. Sorry, hindi ko mapigilan. I am really happy for you because finally, Belinda. Finally, I saw you again this happy. Tuwing tumatawag ako, you are smiling and laughing, pero alam ko na kulang iyon, and now? I made sure of it because I saw it, iyong kulang na iyon, ngayon alam kong napunan na. Dahil sa sinabi ni Leah, napatingala na lang si Belinda para pigilan ang galuha, pero dahil hindi na niya nagawang pigilan, natawa na lang din siya. Ngayon ay parehas na silang natawa habang umiiyak, and because of that, hindi nila mapigil ang maalala ang lahat ng nangyari years ago. I never expected na magiging ganito. Ang saya-saya ko, Leah. Tinignan ni Belinda ang singsing na suot niya. Dalawang singsing. Ang una ay ang singsing nila noon, at ngayon ay ang huling binigay ni Van. Lumapit si Leah at tinitigan din ang singsing ni Belinda at napangiti. Alam ko na hindi masusukat sa mahal na bagay ang pagmamahal mula sa pakiramdam, pero alam mo ba kung magkano ito? I heard from others this ring that Van brought was worth 4 billion. Natigilan si Belinda sa narinig. Tinignan niya ang singsing ulit bago tumingin kay Leah, pero binalik din ang tingin sa singsing. Halos hindi maalis ni Belinda ang naging usapan nila ni Leah. After they talked, babalik na sana sila sa loob, pero natigilan si Belinda nang makita niya ang kanyang ama sa gilid at naninigarilyo. Nakatitig ito sa kawalan. Belinda bit her lips before looking at Leah. Mauna ka na sa loob, mahinahong ani ni Belinda kay Leah. Napasulyap si Leah sa tinitignan ni Belinda bago tumango, you also need to talk to your papa. Good luck, Belinda. Nakagat ni Belinda ang labi at talaga namang huminga panigmalalim nang marinig ang sinabi ni Leah. Leon naman talaga ang plano niya, pero parang bigla siyang napaipit hindi na alam ang sasabihin. Without even thinking, lumapit siya sa ama niya. Nang makita naman ni Edie ang pagdating ni Belinda, agad niyang pinatay ang sigarilyo. Oh! Bakit nasa labas ka? You need anything? Mahinahong tanong ni Edie at tumingin pa sa likod ni Belinda para tignan kung may kasama pa ito, nang mapagtanto na mag-isa lang niya ay muli niyang tinignan si Belinda. Tuldok. Belinda bit her lips and stared at her father, nanginginig at kinakabahan, pero hindi na niya napigilan ang paa niya. She already want to hug her papa. Ang totoong ama niya. Thank you for everything, papa. Belinda started to cry after she said that. This was the first time na tuluyan niyang matawag ngayon ang kanyang ama.
Belinda wanted to call her dad nang ganoon matagal na, pero dahil sanhi ang nararamdaman niya ay hindi niya magawa. Napasinghod siya nang yakapin siya pabalik ng kanyang ama. Sobrang sarap sa pakiramdam ng may akap ng isang ama at talaga naman iyon ang rason kaya patuloy na pumapatak ang luha sa mata niya. I'm happy for you, eh anak ko. Napapikit si Edie nang mabasag ang boses niya at sabihin niya iyon. Mas lalo tuloy na humigpit ang yakap ni Belinda rito. Napahagulgola si Belinda habang yakap ang ama niya na sa loob ng ilang taon, ngayon niya lang mayayakap ito ng ganoon. After that hug, they start talking a light and heartwarming at alagang pakiramdam niya talagang hindi natutuo ang mga nangyayari. All of what happened was really perfect, but right now, nadatnan pa sila ni Sylvia na talaga namang siyang umiyak din sa lahat ng nangyayari, sinabi niya rin kung gaano siya kasaya sa mga nangyayari para kay Belinda at Davia. Pumasok ka na sa loob, baka hanapin ka ng anak mo, mahinang sambit ni Edie kay Belinda nang tuluyan silang nagtagal sa labas. Tumango naman si Belinda bilang sagot habang nakangiti. Dito pa po kayo, tanong pa ni Belinda nang makitang nakaupo parents sila roon nang tumayo na siya. Dito muna kami ng mama mo. After hearing that, napatango siya Belinda. Pagdating ni Belinda, agad na tumama ang tingin nila ni Van. Pinanood ni Van ang paglalakad ni Belinda at talagang hindi na inalis ang tingin nito sa kanya. Sigurado si Belinda na napansin na agad ni Van ang pamumugto jimete niya, pero isang ngiti ay kitang kita niya na nakahinga ito nig maluwag, na aninoy sa isang ngiti ay mapapabatag ito. Naupo si Belinda sa tabi nila Gray at sumama sa usapan nila. Wala nang kanin sa lamesa, kung hindi ay alak na at ang iba nga ay halos makalahati na ang iniinom nila. Hindi na malaya ni Belinda na't alagang nagtagal siya sa labas. Oh, tulog na ang chikaiteng, sabi ni Julius. Napasulyap si Belinda kila Van at nakita niyang nakauna na ang ulo ni Davie sa hita ni Van at talagang natutulog na si Davie ngayon. Yeah, and I need to put her upstairs kaya aakyat na kami, si Van na medyo lasing na rin. Napatayo si Belinda ng buhati na ni Van sa Davie. Ako na, sabi ni Belinda kay Van, pero biglang sumimangot si Van sa narinig. I'm her daddy, si Van, na animoy biglang nagtampo sa narinig. Ang owa mo, hindi naman sinabing hindi kanya daddy, si Yuhan, nakitang-kita ang pang-aasar. Nakainom ka kasi, baka mahulog mo, Belinda wanted to explain, pero nakagat ni Belinda ang labi sa sunod na sinabi nito. You don't trust me, suck. Si Van at agad na naglakad habang buhat-buhat si Davia. Woy, bumalik ka paghatid mo kay Davia, si Warren, pero hindi na nito pinansin at agad na lang naglakad. Agad namang sinundan ni Belinda si Van sa pag-akyat. They were both silent. Pagpasok sa loob, pinanood ni Belinda ang pagbaba ni Van kay Davia sa kama. Inayos ni Van ang kumot at pati ang buhukang kanyang anak ay inayos para walang sagabal sa mukha nito. Tinitigan pa ni Van si Davia bago balingan si Belinda na ngayon ay nakasandal sa nakasarang pinto. Bumalik ka na doon, sabi ni Belinda, pero naputol dahil nagsalita na rin agad si Van at lumapit pa kay Belinda. Hindi ko naman hahayaang matamba ako at mabitawan ang anak natin dahil sa kalasinggan, sabi ni Van at biglang naalala ni Belinda iyon kanina. You don't trust me, sambit pa ni Van bago itagilid ang ulo para dampian ng halik si Belinda. Belinda kissed Van back, pero agad na itong lumayo. Biglang nakaramdam si Belinda ng inis dahil she wanted more, pero saglit lang iyon at bamantong hininga na lang din naman at napairap na lang. Maliligo lang ako, then after that, matulog na tayo, si Van at agad na tumalikod. Umawang ang labi ni Belinda at napakurap-kurap. Hindi ka nababalik doon. Tak ang tanong ni Belinda, why? You want us to go back there? Van gently asked. Napanguso si Belinda, matutulog na rin ako. Lumapit ulit si Van at saka hinalikan ulit si Belinda sa labi, but this time, it was deeper than a while ago. Then I'll stay here. Pumasok si Van sa bathroom pagkatapos noon at iniwan nito ang phone sa side table. Kasabay ng pagpasok ni Van ay ang pag-ilaw ng phone ni Van. Lumapit siya roon at nakita niyang may mensahe muli mula sa kanyang ina. Mama, I miss you, son. Isang oras na simula nang pumasok si Van sa banyo.
Inaantok na si Belinda, pero sinubukan niyang lahat para hindi tuluyang makatulog at makausap si Van. Kinakabahan siya, pero dahil sa lahat ng nangyari, pakiramdam niya mas mabuting maayos na ang lahat sa kanila, sa lahat ng mga nakapalibot sa Conola. Napaupo si Belinda nang bumukas ang pinto ng banyo. Kumunot ang noo ni Van nang mapansin ang mabilis na pag-upo ni Belinda. Nakagat na lang ni Belinda ang labi bago bumaba sa kama. Hindi agad nagsalita si Belinda. Agad siyang lumapit kay Van para yakapin ito. Nilagay ni Belinda ang dalawang kamay sa batok ni Van para may akap ito ng mas maayos. Si Van, na naguguluhan, ay nakahawak sa likuran ni Belinda. Ham! Tanong ni Van at agad na hinaplos pababa at pataas ang likod ni Belinda. Gusto kong makausap ang mama mo, mahinang ani ni Belinda, nos iyang nagpatigil kay Van sa paghaplos. Baby, gusto kitang pakasalan ng walang iniintinding iba, kaya gusto kong makita ang mama mo, Van. Sabi ni Belinda at agad na binaon, ang mukha sa leeg ni Van. Napabuntong hininga si Van. He is still mad at his mother. Hirap siyang tingnan ito nang hindi naiisip ang nangyari, pero dahil nakita niyang talagang gusto ni Belinda na makipagkita sa kanyang ina, wala na siyang magagawa, lalo na't alam niyang may punto ito. I'll text her tonight, mahinang ani ni Van. Nakahinga ng maluwag si Belinda sa narinig at agad na tinignan si Van. Hindi na rin niya maiwasang mapangiti, kaya inabot niya ang labi ni Van para halikan ito. Then after that, let's sleep. Namungay ang mata ni Van at agad na tumango. Hinalikan pa niya muna ang noo ni Belinda bago lumapit siya phone niya sa gilid, kinabukasan. Agad na nag-ayos si Belinda para sa pagkikita nila ng mama ni Van. Kinakabahan siya, pero susubukan niyang magmukhang matatag para sa relasyon nila ni Van. So we're going to daddy's mommy? Tanong ni Davey habang sinusuklayan siya ni Belinda. Yes, anak. Lumawak ang ngiti sa labi ni Davey. I have so many family na po talaga. Masayang sabi ni Davia. Mas lalong kinabahan si Belinda. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon nito, pero talagang ayaw na niyang patagilid pa. Pagdating nila, seryoso si Van habang si Davia ay nakangiti at excited na makita ang lola niya. Si Belinda, masyado na siyang hindi mapakali. Tingin ng tingin si Cecilia sa labas ng restaurant habang hinihintay ang anak niya. Hindi siya makapaniwala na nag-reply ito at sinabing magkikita sila sa restaurant na kinaroroonan niya. Sobrang excited si Cecilia na makasabay ang anak niya sa pagkain kaya naman sobrang aga niyang dumating. Hindi lang niya maiwasang matigilan nang makitang hindi ito nag-iisa. Napatayo si Cecilia nang makita si Belinda at ang batang nakangiti sa kanya. Gulat na gulat si Cecilia nang makita si Belinda na kasama si Van, pero mas lalong walang paglagyan ng gulat na naramdaman niya nang mapatitig sa batang hawak-hawak ni Belinda. Hello, Lola. I'm Davia. Nice to meet you po. Parang anghel na ani ni Davia habang kamakaway at nakangiti kay Cecilia. Cecilia doesn't need to ask a question about that little girl. Nanginginig na inangat ni Cecilia ang palad at napatikip sa labi nito. My fiancé wants to see you and this is my daughter Davia, seryosong sabi ni Van, napasulyap si Belinda sa sobrang lamig ng boses ni Van fiancé. Mahinang ani ni Cecilia na halos hindi promoseso sa isip ang lahat ng nangyayar. Si Van ay seryosong nakatingin sa kanyang ina kaya hindi napigilan ni Belinda na hawakan ang kamay ni Van. Tumingin si Van kay Belinda at kitang-kita ni Cecilia kung gaano naging malambot ang tingin ni Van, para siyang nakita ulit na hindi malamig tumingin. Tuldok, Cecilia bit her lips at tuluyang pamatak ang luha sa mata niya. Ngayon, sinubukan ang magsalita ni Belinda, pero bago pa niya matapos ang sasabihin, niyakap na siya ni Cecilia ng mahigpit, kaya hindi na alam ni Belinda ang gagawin. Thank you for coming back. Bulong ni Cecilia habang umiiyak ng sobra. Napasulyap si Belinda kay Van. Si Van ay napabuntong hininga. And I'm sorry for everything. Everything, Belinda. Sana mapatawad mo ako sa lahat. Mas lalong naging magaan ang dibdib ni Belinda sa narinig. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay para yakapin pabalik ang inanigtaong mahal niya. Wala na po iyon. Matagal na po iyon, mahinahon na ani ni Belinda. Para kay Belinda, ang importante ay ngayon. Maayos na sila ni Van at iyon ang importante sa lahat. Si Davia naman ay inusenteng pinapanood sila. Nagtataka man, pero hindi naman nagsasalita o nagtatanon.
Napakaganda ng takbo ng usapan. Nag-usap sila tungkol sa nangyari taon na ang nakalipas at ilang beses humingi ng tawad sa sila kay Belinda. Napag-usapan din nila si Davia, at doon muling umiyak si Cecilia dahil sa sobrang laki ng pagsisisi niya sa lahat ginawa niya noon. Napapansin din ni Belinda na unti-unting kumalambot si Van habang tumatagal ang usapan kaya napapangiti na lang siya. So kailan ang kasal? Sabay na nagkatinginan at natigilan si Belinda at Van sa narinig. Hindi pa po namin napag, what? Come on! Magpakasal na kayo agad! Hindi na kayo bata at ang dapat gawin ay magpakasal na agad, saka para may kapatid na rin ang apo ko. Tinignan ni Cecilia si Davia na busy sa pagkain at talagang hindi maalis ang ngiti sa labi ni Cecilia. We still didn't talk about that dahil ikakasal pa muna si Warren, simpleng sabi ni Van. Oh, so next year, we really still, I hope, tita, agad na ani ni Belinda kaya naman natigilan si Van. For now po kasi, gusto pa naming matapos ang kasal nila Warren. Siguro next year kung gusto ni Van, of course, mabilis na sabat ni Van. But how about your work? You didn't resign, nag-iwas ng tingin si Van nang sabihin iyon dahil ayaw niyang pangunahan si Belinda sa desisyon niya, pero ang sumunod na sinabi ni Belinda ay nagpagising kay Van. Nakausap ko na, I already resigned, hindi na ako babalik sa abroad. We are going to stay here for good. Hindi alam ni Van kung paano ipahayag ang kasiyahan niya nang marinig iyon. Ilang gabi niyang iniisip ang bagay na iyon at halos hindi makatulog. Gusto talaga niyang kausapin si Belinda tungkol dito, pero wala siyang lakas, kaya ang narinig niya ay talagang nagpapasaya sa kanya. Isang yakap mula sa likod ang naramdaman ni Belinda habang inaayos ang mga damit nila ni Davia. Nasa mansion na sila. Para siyang nakalutang pa rin sa magandang pag-uusap nilang dalawang mama ni Van. I love you, napangiti si Belinda sa narinig. I love you more, whispers back ni Belinda. Everything was perfect. Ikakasal na sila. Maayos na at tanggap na ni Davia si Van bilang ama niya. Maayos na rin sila ng mama ni Van, kaya talagang wala nang mapaglagyan ng saya at halo-halong nararamdaman. And yes, she is really marrying Van for real. The stranger groom she met in an accidental place has now become her groom for real, walang halong pagpapanggap, walang halong pagkukunwari. Walang halong galit at paghigiginti. Mahirap mabuhay ng may galit sa puso. Matuto tayong magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Magpapatawad tayo pero never makakalimutan ang ginawa sa atin. Para na din lang magkaroon tayo ng peace of mind. Sa pang-araw-araw na ginagawa mahirap kasi kapag may dinadala kang mabigat sa dibdib. Everything happens for a reason. Pero may mga consequences tayong dapat tandaan. Kung maghihiganti ka alamin muna natin kung totoo ba. Dahil minsan nakasakit na tayo ng damdamin may regret pa tayo sa ating puso na dadalhin natin ng mahabang panahon. Ang pagpapatawad sa sarili at sa kapwa-tao ay magpapalaya sa atin, sa mga negatibong bagay at magbibigay ng kapayapaan at katahimikan sa ating puso at damdamin. Ang Diyos ay puno ng habag, maawain at hindi tayo hinuhusgahan. Magpatawad tayo tulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Matagal kong pinag-isipan kung tama ba ang landas na aking tinatahak di ko inaakalang, naliligaw na pala ako ng daanan imbis na lumalapit na papalayo sa iyo. Ang aking sarili dahil naging marupok na parang kahoy. Ang puso kong ito di na muling pagtatagpuin ang mga pusong nilaso ng tadhana di na kita mababalikan dahil sa lahat ng nagawa ko sa iyong kasalanan. Masayang namuhay ang mag-asawang Van at Belinda. Wala nang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Hanggang sa muli maraming salamat sa tiwala at support. Malaking tulong po ito sa aking munting channel. Mag-iingat po ang lahat palagi.